Yeah, so ngayon, nag-online selling ka. Mm-mm. Yan yung mga gusto ko itanong, no? Yung mga artista, lalo na matatagal ng artista, lagi nilang tinatanong, may ipon ba sila? Mula nung sila yung nagsimula. Sometimes, it offends me. Oh, yun. Nasa basar ka, sasabihan ka ng mga tao, uy, ikaw talaga yung tumatao dito. Eh, di ba, ang yaman-yaman mo na? To me, it's offensive. To me, I get offended. Parang sa ganito sitwasyon, fear mo na, oh my God, survive man natin. Pandemic pag-research, nakaramdam ako ng hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Yung pilit mong binablock na nag-worry ka, pero the truth is, yes, nag-worry ka. And like I said, sabi ng nanay ko nung bata kami, pag naging nanay kayo, pag naging magulang kayo, hindi hinto yan until the day you die. Team Waechos, ito po yung lingkod Papa Osin OG Diaz. Siyempre pa, nandito tayo ngayon sa bahay ni Janice. Hindi lang natin alam kung nandiyan ang mga anak ni Janice. Siyempre, para makausap si Miss Janice de Belen, tinan natin kung anong kanyang saloobin sa mga bagay-bagay. Halika! Tare na yung bahay ni Janice. Apat yung doorbell. So, maninili ka na kung anong trip mo. Pindot eh. Ang laki ng aso. Ganyan, di ba? Ito mo, nakakapasok pa. Pasok lang po. Hindi naman niya makatalo. Ano, tutuloy pa ba tayo? Kumaloka ka. Kumaloka. Lalo na yung dalawang yan, kasi yung dalawang yan, natutulog yan sa kwarto ko. So, alam mo yung relationship mo, Bongga? Kahit na, di naman kayo nagsasabihan ng problema, di ba? Kasi medyo nakakatakot na yun pag nagsabihan kami ng problema. Tapos sumagot. At siyang nagbigay ng solusyon sa'yo, yung aso. Pero pagka kasama mo kasi sila, nililibang ka nila, kinkis-kis ka nila, pinapatawa ka nila, eh wala na, hanggang aso talaga ko eh. Oo. Yun na yun, hanggang aso na. So walang love life si Janice? Aso na lang. Aso na lang ang love life niya. Teka muna, sinong kasama mong anak mo dito? Lahat! Ah, lahat naman. Oh, ay, hindi. Tatlo lang ang nandiyan ngayon, yung isa na sa tatay. Si Juan. Tapos, nagwo-work na yung dalawa. Ay, tatlo. Si Kyla, magla-lock-in siya next week kasi finally bumigay na sa pag-aartista. Ah, nag-ano na siya. Oo, pero hindi ako namimilit ah. Ako tanong lang, gusto mo? Ayaw? Oo. Okay, pag gusto, pwede ko sabihin. Pero after nun, kayo na. Correct, correct. Kasi ayoko makialam. Feeling ko, dapat mapagdaanan din nila para mas ma-treasure nila yung trabaho. Dapat mapagdaanan nila kung ano man yung pinagdaanan ko. Kasi alam mo yung stages? Oo. Na, uy, di ka bida agad ha. Oo. Tayo umasa. Huwag ganun. Hindi porke anak ni Janice, anak ni Jan. Hindi pwede eh, ganun. Ano, level up ka kaagad. Mm-mm. May naliligaw ba ka, Janice? Wala. Wala? Ayaw mo? O, sarado na ang puso mo? Ano ka ba? Eh, explain. Hindi naman sarado ang puso ko. Kaya lang, ayaw ko. Ha? Anak for now, yun? Ayaw mo. Hindi sarado, pero ayaw mo muna ngayon. Ayaw kasi feeling ko, kota na ako eh. Di ba parang, kasi wala na akong kailangan i-prove when it comes to relationships na experience ko ng makasal, experience ko ng maiwalay. Yung mga anay ko, 34 years old, lola na ako. So parang think ko, ano pa, ayoko na rin talaga. Kasi ngayon, kahit ayaw mo nang magkamali? Ayaw ko nang magkamali. Trauma sa'yo yung mga nakaraan? Partly, at
much. Siguro kasi ang tagal ko na rin, 12 years na akong single. So sa 12 years na yan, nasanay na akong gumagalaw kung kilos mag-isa, kung lahat. Wala kang pinagpapaalaman na. Wala nang mga ganon. Siguro hindi ko na rin kaya. Parang hindi ko na kaya na magpapaalam pa ako. Kasi nasanay na akong ganito eh. Mm-hmm. Mas selfish na ako ngayon. Selfish in what sense? Selfish kasi dati, alam mo, kilala mo na ako ever since. Yes. Bigay todo ako sa lahat eh. Pagdating sa pag-ibibigay todo. Kasi ang feeling ko sa isang relasyon, kung dumating ka man sa ending, at least masasabi mo sa sarili mo na binigay mo at ginawa mo ang lahat to make it work. In the relationship, you gave it everything. Of course, kahit na nun, alam kong hindi siya dapat ganun. Kaya lang ganun ako eh. Mababago mo ba yun? Parang ugali yun. Hindi mo na masyado mababago yun. It's the way you do things eh. Dahil sinabi mo ganun ka, ibig sabihin, baka yung pagiging ganun mo, ang naging problema ko? Naging problema mo kung bakit eventually hindi pa rin pala kayo naging kayo. Pwede. Hindi ko naman sinasabing hindi. Pwede. Pwede naman ganun. Kaya at this point, maybe ibalik ko na lang muna lahat sa sarili ko. Bigay ko muna lahat sa sarili ko. Kaya sabi niya, love yourself. Yan, nagpatato ka. Diba? So ganun ka ngayon, hindi ka na mahilig sa mga quote-quote. Mahilig pa rin. Pag maganda, pero hindi na yung mga quote na ganun. Tungkol na lang sa buhay, tungkol sa mga, kumbaga sa pagka nakakatch yung attention mo. Di ba pag nanonood ka ng mga K-drama, pag nanonood ka ng mga pelikula, parang may quote kang narinig na bagay sa panahon, bagay sa sitwasyon. Oo, mahilig pa rin ako sa quotes. Tinigilan ko ng quote sa pag-ibig. Bakit? Saan ko gagamitin? Hindi, yung umaasa pa rin. Isang araw may darating. Actually, hindi ako umaasa. Katuwang na talaga ng puso ko. Believe it or not, di ba kasi yung iba, I'll pray for it na lang. Hindi ko talaga siya pinagdadasal. Hindi siya parte ng dasal ko. You know, ang parte nga ng dasal ko is always, hindi na baling hindi ako magka-partner habang buhay. Mm-hmm. Basta yung pamilya ko healthy. Mm-hmm. Basta okay kami. Okay na. Yun na yun. Ngayon, quote na tungkol sa kaya, buhay. Markado sa amin sa Janice, yung kay Aga Mulak, yung sa Citro. Hindi kay Aga yun. Gabi yun. Alin ba? Gabi ba yun? Susuhayan? Oo. At kay Gabi pala, hindi naman. Iba yung kay... Gabi na ba? Oo, Gabi atay. Oo, Gabi yun. Ganda ni Janice, diba? Gabi, Aga, Jan. Ikaw na maging Janice. Salamat ko po kayo. Mahawi nung buhok na wala dyan. Diba? Yung mga anak mo, hindi ka inano? Minsan. Mag-inab ka na nga. Kasi lagi kami, no, lagi ka nakatutok sa amin eh. Minsan kumakain kami. Sabi niya, ma, magka-boyfriend kaya. Sabi ko, ayoko na, huwag ka na. Ayoko na. Sabi ng daddy ko, ako rin, ayoko na. Natawa nga ako eh. Datay mo na, sumuko. Magtatawa. Ayoko na rin naman. Mm-hmm. So, sinara mo na. Mm-hmm. For now, hindi, it's either sinara mo na o wala pa akong nakikita. Hindi, tinatanggi ko. Hindi naman. Kasi, you know, the truth is, hindi naman natin talaga alam yan. This is based ako to. Ayoko na. Pero, pag may dumating ba na, masasabi ko ba yun agad? Kaya nga ang panalangin ko, wag dumating eh. Ah, talaga? Oo, ayaw kasi. Dahil lokaret ka. Lokaret ka sa pag-ibig, Janice. O, sige na nga. Okay, fine. Okay, fine. Yan na. Okay, fine. Diba? Ano yung nung araw na chismis, Janice, nabuisit ka? Dahil alam mo sa sarili mo na hindi totoo. Alam mo, hindi ko na rin matandaan. Alam mo, na-link ako sa isang politician. Pero sandali lang, briefly lang. Mm-hmm. Hindi ko na nga maalala kung sino yun. Na-link ka lang, pero hindi mo siya nami-meet or kilala? Nami-meet! Ever! Pero Janice, ikaw ba't ikinapikon mo yung noon na nalilink ka sa younger sa'yo? Tulad kay Gerard. Bagets. Hindi naman. Kasi bagets ako nalilink. Hindi naman, kasi si Gabi lang naman yata naging boyfriend ko na mas matanda sa akin. It's not nainis doon sa chismis. Kasi habang nag-aartista tayo, laging may posibilidad na machichismis ka. Whether you like it or not. Kaya maliit na bagay, malaking bagay, hindi mawawala yon. I think mas napikon ako doon sa point na ipinipilit nilang totoo. As in, alam mo yung mga pictures na nilalabas nila? Pictures na kinukuha nila sa Instagram ko. So, di ba, kung nagtatago ako, magpo-post. Ba't magpo-post? Di ba malaking katangahan? Naka-post siya eh. Yeah, pero hindi mo naramdaman na parang you felt so young dahil... Walang ganun. Never ko na siyang naisip, never ko rin siyang naramdaman. For me, it was more, hi, so mawala na naman ako ng friend. So, di ba? So, yung totoo, yun ang nag-trigger para lumayo ka muna o ihinto mo muna yung friendship. Parang
parang it's a natural thing na siguro kasi hindi rin naman kami nagkikita. Parang automatic na nanginginig ka muna kasi syado mainit. I mean, for sure, pag nagkita kami uli, will always be the same people. Correct. Pero Janice, alam ko na yung ano yun dati. Yung kay EG, sobra akong bilib. Di ba dati si EG medyo naligaw ng landas. Pero ngayon, grabe, no? Tatay na. Yung talagang padre de familia talaga siya. Minsan niloloko ko nga siya kasi lumalaki na yung panganay, yung girl. Alejandra is 11. Si Adriana is 10. Kaya lang bilang malalaking bata sila. For some reason, pag malalaking bata, parang mas mabilis din silang tumatanda. Nagdadalaga o nagbibinata. So, lumalaki na. Pero, Janice, sa isang pag-uusap ninyo ni EG Boy, meron ba siyang parang naikwento o inamin sa'yo na mga ganito pala ang buhay, no? Dati, nung ako pa lang ang anak nyo, ganyan-ganyan. Or nung hindi pa ako tatay, eh, ito yung mga nararanasan nyo sa akin. Ay, hindi siya ganyan kaseryoso. Paano? Hindi ganyan kaseryoso si Luigi. No, sa, naisip lang sasabihin niya, ganito pala, no? Ganito ka rin ba, mama? Hindi kami seryoso. Pag kami ni Luigi, pag seryoso kami, may kasamang napagalitan ko siya. Mm-hmm. But I think in his own little way, he knows that and he understands that. So, kayo nung dad niya, nag-uusap kayo ng tungkol sa anak niya? Before, when he was younger, maraming beses, madali na makausap si Aga. Pagkakailangan mo naman siya kausapin, I can always call him and I can always talk to him and we'd solve things. But now that Luigi is, what, 30 plus na si Luigi, 34, wala na kami kailangan pag-usapan. Kung may kailangan silang pag-usapan, silang dalawa na. Hindi na ako kailangan kasama niya. And he does have a relationship with his dad, which is one thing that I'm thankful for. Okay yun. Ina-encourage ko naman yung mga ganun. Wala namang drama na pagdating sa ganun. Grabe, no? Yung anak mo, yung transition niya. Grabe. Pag pinapanood ko siya sa ano, pinapalo ko kasi sa IG, tapos nag-IG live pa siya, di ba? Sabi ko, bongga to si EG, ano? Ang laki talaga ng pinagbago yun, maging tatay siya. Mm-hmm. Parang feeling ko, ang galing-galing yung magluto, siya. No? Feeling ko kasi nung bata siya, ginawa niyang ano yun, parang goal. Ay, naging tatay ako, eto ang gagawin ko. Mm-hmm. He wants to be for his children all the time. There for his children. Oo, no? Which is good. Alam mo, nung pandemic, ang pinaka-kinakatakot ko noon, kasi syempre nakakulong tayo, di ba? Totoo yun yung mental health ng mga bata. Mm-hmm. Kailangan mo isipin yun. But now that they're in the farm, they have a place of their own. Actually, very proud of Patty kasi nung una, hindi ako pabor dyan sa homeschool eh. Kasi feeling ko, pala paano yung pakikipag-socialize nila sa ibang bata? Di ba? Mag-change yung dynamics. But, nangyari yung pandemic, at least nakikita ko na nakakapag-aral pa rin sila. Kasi si Patty, siya yung parang teacher. Hands-on talaga. Oo, hands-on talaga siya. Tsaka, she's part of an organization na home school children. So, iba yung style nila. So, nagpapasalamat ako na ginawa niya. Very good, Janice. Kailan ka huling umiyak? Tungkol sa anong bagay? Whatever. Minsan kasi pag nakakaramdam ako ng lungkot, feeling ko it's better na iiyak mo na lang. Ano yung specifically, anong... Pag tears. Pag naiisip ko to, naiiyak ako. Tears when it comes to your children. Huwag mo naiiyak mo na. Parang sa ganito sitwasyon, fear mo na, oh my God, survive ba natin ito? Yung pag yung mga anak mo, kailangan lumabas ng bahay. Magkakasakit ba sila? Tatamaan ba sila? Siyempre, yung trabaho ng mga anak ko, tinamaan din sila eh. So siyempre, it's all those fears and worries which I think is natural for any parent to have. And like I said, sabi ng nanay ko nung bata kami, pag naging nanay kayo, pag naging magulang kayo, hindi hinto yan until the day you die. Sabi ko, hindi siguro. But it's true. Kasi isipin mo, akala mo pag yung anak mo may pamilya ng sarili, yung didistansya ka muna, relax ka muna. Hindi, kasi hindi lang sarili mo iniisip mo, hindi lang yung anak mo, iniisip mo rin syempre yung mga apo mo, diba? Oh my God, di nawawala yung fears na yun. Kaya pagka pandemic pag research, nakaramdam ako na hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Yung pilit mong binablock na nag-worry ka, pero the truth is, yes, nag-worry ka. Nag-worry ka, hindi lang para sa sarili mo, para sa lahat ng taong nandito sa bahay mo. O, yung anak ko na wala dito, kahit para kay Jelly, nag-worry ako. Nagka-COVID pa silang dalawa ni Ariel. So, syempre, isipin mo, hindi ko man pinapakita. Pero yung nag-worry ako araw-araw, tin-text ko, sabi niya sa akin, to sa isang
vlog namin nila, Carmina. Sabi niya, sa araw-araw, imbis na magpahinga ako, iniisip ko pa, iniisa-isa ko pa kayong sagutin. Si lahat nagtatanong kung, kumusta ka, ano naramdaman mo ngayon? So, di ba, kaya nung sinabi niya na okay na siya, alam mo yung... So kahit ano, kahit maayos ka naman dito sa bahay, ang utak mo lumilipad papunta doon sa mga taong mahal mo. Lumilipad, lahat ng tao worry mo. Kaya sabi ko sa'yo nung first part ng pandemic, stress na stressed ako. Talagang naging anxious ako. Yung feeling ko mag-nervous breakdown ako. Nag-breakdown ako, sinolo ko na lang. Nag-bigsin na lang ako mag-isa. Bukod sa panonood mo ng news, kakapitan ka na nervous eh. Hindi mo sinasadya. Gusto mo lang maging aware sa mga nangyayari sa paligid mo. Pero kakapitan ka ng takot, kakapitan ka ng nervous. Unang-una, di ka rin makatrabaho. So iniisip mo, teka muna, grocery, oriente, bayarin. Yung mga bayarin mo, magpapatong-patong yan, paano na? Siyempre, my dad lives with me. So you're also worried, di ba? Eh, noong time na yun, wala pang bakuna eh. Hindi pa naman masyadong uso ang testing nun. So talagang tanging protection mo talaga. Mag-mask, mag-alcohol, mag-social distance. Yung pagka lumabas ako pag nag-grocery ako, yung nagmamadali ka. Mamadali ka. Gusto mo na bumalik ka agad dito. Tapos, buti na lang, may nabigay sa akin ng ganyan. Yung machine na yan. Ligo ka kaagad, di ba? Kasi, natatakot kang may mahawa ka eh. Natatakot ka rin mahawa ka. Yung, oh my God, pag ako yung nahawa, ano na? Kung ikaw ang poste. Diba? Kasi ako yung frontliner eh. Ikaw ang poste nila. O, di ba? So, parang kang hindi mag-worry. Yeah. So every time, every day you check on them. Oh, that's well, sila. There's a bit of comfort because my children have been vaccinated. Ako bakunado na. Daddy ko bakunado na. Ang frontliners ko lang, ang iniintayan ko pa ng schedule. So yun naman ang inaabangan ko kasi gusto kong mabakunahan din sila. Mm-hmm. So winoworry ko rin syempre yung mga pamilya nila. Kahit paano, pati sila winoworry ko, di ba? Now, the worry is less than it used to be. And nung nag-taping pa ako nung La Vida, syempre ilang araw akong wala dito. Mm-hmm. So chine-check ko yung tatay ko kasi yung tatay ko. Mobile pa si daddy eh. So nakakalakad pa yan. Nakapunta pa yan ng grocery na. Hindi mo na pwedeng lumayas. Nagagalit ako siya minsan. Saan na lang pupunta? Bibili lang ng soft drinks. Hindi naman siya yung nagda-drive. May driver naman. Narealize ko rin, hindi mo rin sila pwedeng ipilit na dyan lang sa bahay. Kasi sila din yung mental health din nila. Diba? And I remember nung ang daming kunwari kakwento ko sa kanya, oh, daddy namatay na si ganito, namatay si ganyan. Sasabihin niya sa akin, alam mo sa room eh, mga matatanda, marami dyan na mamatay dahil sa lumikod. Siyempre, una kong tanong sa kanya, nalulungkot ka ba? Kasi, di ba yung let's face it, kaya yun ang sinasabi niya. Kaya nalagyan sinasabi, okay ka ba? Malungkot ka ba? Mabuti na lang, ma-TV si daddy ko, hindi siya mahilig sa mall. TV lang. Ang gusto lang niya bibili ng Coke. So, dyan lang siya sa phase 1. Tapos doon lang siya sa kotse. Lagi pa, face mask, face shield. Oh, yes, of course, of course. Ikaw na nagiging makulit. Sabi nga niya. No, after a while, kasi sa umpisa ng buhay natin, tayo yung inaalagaan nila, tayo yung pinaprotektahan nila. But then after a while, the tables turn eh. Diba? Tayo naman. It's our turn. And dapat we should never feel burdened na yun ang gagawin natin. Kasi mga magulang natin yan. So, pero Janice, hindi ka pa naapektuhan nung ka-COVID? Thankfully, hindi. Thank God. God, hindi. Alam mo ba, pag magsuswab test ka, paglaki, alam mo yung make-up ba? Kahit alam mo, sure ka, wala. Kinakabahan ka. Sorry, until makuha mo yung... Pag nakuha mo, tapos may exit swab. Pag exit swab, ganun yun. Oh my God, saan? Pag nakuha mo, thank you, Lord. Ganun yun, mga artista, no? Oo, kasi now, syempre, swab in, swab out, eh. Kailangan, di ba? Yan yung mga tagus ko itanong, no? Yung mga artista, lalo na matatagal ng artista, lagi nilang tinatanong, may ipon ba sila mula nung sila yung nagsimula? Ako kasi nabuhos ko sa bahay. So, to this day, nagbabayad pa rin ako ng bahay. What do you mean, nagbabayad ka ng bahay? Kasi nung nag-remodel ako, nag-ayos ako, binabayaran ko pa rin siya. Tapos, syempre, nagbabayad ka ng car, nagbabayad ka ng kuryente. Remember, my children live with me, ha? Oo. Kaya nga, sometimes, it offends me. Pag nag-chat-changin, tapos may magsasabi sa akin. Kasi nagbabasar ako, di ba, nagbibenta-benta ako. Even now, nagbibenta-benta ako. Pag nasa basar ka, sasabihan ka ng mga tao. Uy, ikaw talaga yung tumatao dito. Eh, di ba, ang yaman-yaman mo na. To me, it's offensive. To me, I get offended. Because, you have to understand na hindi ako teenager. Hindi naman ako parang si Katrin. Nasunod-sunod yung projects. I have moved on to a different level in life. So, di ba, syempre, pag-supporting na ako. So, na-offend ako kasi hindi ba dapat natutuwa kapag nakikita mo yung tao masipag na nagtatrabaho.
Sabi ko, kung mayaman na mayaman na lang, po ako, ganyan, diba? Niwala po, hindi na rin po ako mag-artista. Yun ang lagi kong sinasabi, hindi po ako mayaman. Yeah, so ngayon, nag-online selling ka? Mm-mm. Ah, okay. So ano yung tinitinda ni Janice? Usually, meron akong cheese cupcakes, meron akong mga ulam, tapos BF kasi malaki. So meron kaming community. Yeah, yeah. So kami mismo sa community, doon lang sa community, oh, busy na ako. Busy ka na. Ilan, ano yun, gaano mo nakatagal ginagawa yan? It started the year before my mom died. So 2015. So anim na taon. Nagkakaroon lang ako ng kape kay Janice. Nakakaya sa Janice. Ang tagal niya ng Janice Evelyn. Hindi siya marunong gumawa ng kape. My God! Ano kaya, Janice? Hindi siya marunong gumawa ng kape. Ah! Yung, pero yung magtimpla-timpla na, maalam mo yung mga 3-in-1. Ay, mga 3-in-1. 3-in-1 kayo. Sorry, hindi yung mga ano, yung mga mainit na tubig tapos kape. Yan, o kaya ko yan. O, yung kayabangan mo, Janice. Bumili ka niyan, hindi mo naman ginagamit. Pero yun mo sa akin kung bakit ako may ganito. Bakit? Kasi nung bata ako, fantasy ko yung nakikita ko. Kung nakikita ko yung coffee maker sa mga pelikula. Kasi feeling ko, pag may coffee maker ka, ang social-social mo. Tapos gusto ko yung parang maraming Pilipino doon. Pero ano, dati ko yan. Bumibili ka ng mga coffee machine, pero hindi ka nagkakape. Dahil gusto mo lang nakikita. Huwag ka na, mag-ibig na ako. Oo. Pero eto, yung mga anak ko nagkakape. Okay. Ayun. Oh, yun. Lumusot ka naman. So, hindi pa rin alam ni Janice kung paano. Ano yung kape? Kada mo dito? Tawagin nga kasi yung kasama mo sa bahay. Ay, mo, tinik ikaw yun? Ayun. Sobra ka naman. Ganyan ka ba katakot sa aso? Ayun, kinilabutan na ako. Kala ko, nakagatak. Ang dami niyang, ito na, nakakaloka. Ang dami niyang coffee machine. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pero, nakalimutan niyang bumili ng tissue. Sorry, hindi pa ako nakapagpapit. Diba, tissue lang ang mura-mura. Diba? Kape lang ang kailangan ko. Nataranta sila lahat. Ito, tinatawag na niya. Ayan. Yung paanong gamitin itong coffee machine. Ang galing. Pero kung hindi ka ng tissue, diba? Pasensya, hindi ko nakabita. Hindi ko alam maabot tayo dito. Hindi ko alam magkakapikit. A few moments later. Oh, Janice, may mahihiling ka pa ba sa buhay? At your age, 52. Feeling ko hindi naman tayo mawawala ng hihingin sa buhay. Kasi like, now, I just want to be able to continue working, health for my family, and to be able to weather whatever storm that comes. Kasi yun lang naman ang papakukos ng anxiety mo. Ang sayo na kahit na sino, di ba? Di ba? Diba yun lang naman? Hindi ko na nga, hindi nakasama ang boyfriend, hindi nakasama yung, uy, sana makapunta ako sa ganito. Pagtrabahuhan mo. Yun, diba? Alam naman namin na wala ka namang hinihiling pang love life. Dahil ang love life mo yung family mo. Oo naman. Okay na ako dyan. Oo, yeah. Pero syempre naman, Janice, no? Hindi ka naman, ano, maganda pa rin naman si Janice para hindi ka maipigil. Ay. Kaya dapat bukas lang ang puso mo. Bukas ang puso ko para kay Vincenzo. Para tayo. Tapos sa baklaon ng pumatol si Sogjongki. Huwag ganun. Umayos ka, OG. Luma na yung anak mo. Huwag ganang ganun. Bakit? Bigay mo na sa akin si Vincenzo. Lima rin naman anak mo. Oo, diba? Oo. Ayan. Maraming salamat, Janice. Thank you so much sa iyong pagpapaunlak sa amin. Thank you. Na-enjoy ko naman. Oo. At sana sa susunod, talaga marunong ka na magtimpla ng kape. Nakakahiya. Oo, diba? Siyempre, may channel din si Janice. Super Janice. Super diba? Janice. Super Janice, like, subscribe, at pindutin ang bell. Oh, so, dapat para ma-notify. Ikaw marami nang pumindot sa bell mo. Ayan. At syempre, maraming salamat, ha, Miss Janice De Belen. At syempre, ang aming pong channel, OGDS Channel, OGDS Showbiz Update, at OGDS Personala na to, with Mama Lloyd. Diba? Ilan pang channel mo? Wala kang pakialam, Janice, tatlo. Okay. Well, kaya ko lang namin pina-plug. Kaya ko lang sabi ko. Ayan. Sa panahon ngayon ng pandemya, sa panahon, dapat, wala tayong pakialam. Sa panahon ng pandemya, dapat nakaka-survive. Nakaka-survive at the same time, makaisip ka kung paano mong makukompensate yung nawala sa'yo nung wala pang pandemya. Oh, at the same time, entertain din naman yung tao sa'yo. Oh, correct. Diba? At syempre, lagi nga sinasabi ni Janice, that we should be thankful for everything. Alam nyo, sa pagiging thankfulness natin, dun tayo binibless. Ayan. At syempre, ito po si Papa O.
kasi ng OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. True. Dahil tayo ay kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! Bye! Ay, ano ba ba? Bakal ka ng bakal? Hindi. Wala kang pakialam, Janice. Content ko to. Wala tayo sa content.